Good morning! Magluluto tayo ngayong umaga ng sinigang na uli ng salmon sa iso, yung walang lansa. So, ituturo ko po sa inyo kung paano ako magluto ng uli ng salmon na hindi malansa. Ang ingredients po natin, meron tayong uli ng salmon. Yan po ay napirito ko na, half cook, para hindi po siya maging malansa. Meron din po tayong miso, fresh na miso, sinigang sampalok mix, original. Meron din tayong cooking oil, patis, and durog na paminta. Meron din po tayong maraming luya, sibuyas, bawang, sinog na kamatis, at siling gerber. Meron din po akong siling na gulo. Meron din po tayong dahon ng mustasa at sabaw ng hugas bigas. Yan po ang ating ilalagay. Gagamitin na pang sabaw. Mag-umpisa na po tayo. Lagay natin yung ating mantika. Una po natin ilalagay ay ang luya. Pag nagigisa po ako ng ulam na may luya, luya po lagi yung inuuna ko. Lulutin na natin siya hanggang mag-brown. Bakit luya ang aking inuuna pag ako'y nagigisa? Kasi po ayoko ng lasa ng luya. Ayoko yung buhay yung lasa, yung nalalasahan po. Ayoko po ng ganung lasa. Kaya nakakuha ako ng technique. Hindi ko alam kung alam na din yun ng iba. Kung kagaya ko kayo na. Pero umiinom naman ako ng salabat. Sa ulam lang po, ayoko talaga ng lasa ng luya. Kaming magkakapatid. Kaya po, buti na lang nakakuha ko ng technique. Yan. Yung una ko lagi yung luya. Dapat lutong-luto siya. Konti na lang masusunog na. Parang ganun. Para mawala po yung kanyang... Yan ang ating pampawala ng lansa. Yan. Dapat po ganyan na yung ating luya. Sunog ay bawang. Yes. Sunod na po natin ang kamatis. Luluto po natin maigi ang kamatis hanggang sa humiwalay ang kanyang balat sa kanyang laman. Luto na po ang kamatis. Ang next na ilalagay natin ay ang miso. Fresh na miso. Haluin na natin. Tapos lalagyan na po natin ng hugas bigas na sabaw. Nailagay ko na po yung hugas bigas. Yan, pakukuluin na lang po natin. Yung sabaw po depende na sa inyo kung gaano karami yung gusto ninyong ilagay. So, kung kulang yan, dagdagan nyo na lang. Hintayin natin kumulo. Pag kumulo na, tsaka natin ilalagay yung ating salmon head na pinirito. Kumulo na po. Ilalagay na natin ang ating isda. Hintayin lang po natin siyang kumulo na kumulo. Mga ilang minuto. Pag kumatas na yung lasa ng isda dun sa sabaw, pwede na natin ilagay yung ating sinigang mix. Wala nga available na fresh na sampalok, kaya sinigang mix po yung ating gagamitin ngayon. Lagyan
lagyan na natin ang ating sinigang sa sampalok ni sinigang sa sampalok ni konting patis, paminta, lagyan na rin natin ang ating sili. Ang pinakahuli po, ipapatong na natin ang ating dahon ng mustasa sabay patay. Paglagay po natin ang ating dahon ng mustasa, patayin na po natin. Kasi mapait siya pagka nababad sa apoy. So, ang magluluto na lang po sa kanya ay ang kanyang init. Sariling init. Yan, luto na! Kakain na tayo!